you have any idea what is this? So this is gas Petrax. Binigay sa kamali ko, Scorpus. Ilang video na ako dito. Mali-pali video kanina. Ayan. So nasabi ko sa dati kong vlog na magpipreach ako ng nakaupo. So nakaupo ito, no. Samantalay natin yung sitwasyon, no? Na while others are busy, so we take advantage of this time sa gospel tracks na to para mag-share ng konting gospel. Expose natin. So, nasabi ko sa rito, no, si Atong Ang ay hindi solusyon sa problema, no, kasi maraming na adik sa talpak, no, sa game of chance na somehow pagka nanalo sa sabong, dadami pera, mananalo. Solve ang problema. So, totoo naman, solve ang problema ng pagdumami pera mo. Pero yun niya, there is life hereafter. So, tawag dito. Where will you be? So, saan ka pupunta after ng buhay na to? No? Meron kasi buhay pagkatapos nito, eh. Lahat ng bagay sa mundong to ay temporary. Okay? Sabi rito kasi, si Jesus ang kasagutan sa lamang at tanging solusyon sa lahat ng iyong pangailangan ngayon, bukas at habang panahon. Ito ba na spiritual, mental, financial, physical at emotional. Tama to lahat. Tama to. Pero nakukulangan ako kaya ginawa ko itong vlog na to. Nakatilip ko. Na there is no call or pleading for repentance, which is dapat na isama sa ganitong gospel tract sa mga preaching ngayon na hindi na ginagawa ng mga preacher ngayon kasi nga offending, no? Pansinin niyo yung Romans chapter 1 to 3 that speaks of condemnation, no? Na yung Romans chapter 3 verse 23 na lagi ko binabanggit, yun yung conclusion na for all have sinned and come short of the glory of God. Okay? So yung kasi ang problema ng tao, nagkasala ang tao, yung nahiwalay ang tao sa Diyos. At sabi nga sa 6:23 na for the wages of sin is death, no? The penalty for breaking God's moral law is death. Okay, so all of us are doomed, are condemned, or we are already judged to die. Okay, in hell. So, ganun. So, yun yan naging kailangan sa John 3:16 na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Okay, so it is God who became a man, He humbled Himself in the person of Jesus Christ, who was born of a virgin, He was sinless, He lived a perfect life, and He became a perfect sacrifice. Siya yung naging pambayad sa penalty na dinedemand ng law na kamatayan. Okay? At after 3 days, bumangon siya muli at He rose again triumphantly. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 15:52, O grave, where is thy victory? O death, where is thy victory? Grave, where is your sting? Okay? So, na-overcome na pag-inaw natin ang kamatayan. At kung sino man ang tatawag sa pangalan ng Diyos ay maliligtas. So, yun kasi, yun ang gospel. In short, no? Pero marami pang pwedeng paliwanag na pwede para sa expand yung gospel. Pero yung kasi, alisin ka ba ati ko? Ano ko? Saan ba takap? Sabaka na? Ako sa sakay, ha? Ako sa sakay. Diba? Oo. Oh. Tapusin ko na ito. Ano ba masabi ko dito? Ayun, ano ba rito? So, hindi lang si Jesus yung kailangan natin para sa mga bagay na to. Siya yung talagang kailangan natin para sa kaligtasan. Wala nang iba. Kasi yun ang kailangan ng tao. Ha? Kaligtasan. Hindi yung dumaming pera, masal bang problema, aaway sa lupa, utang, ano pa ba, trabaho, love life, no? Hindi yun. Ang unang-unang problema ng tao, kasalanan. No? Kung paano tayo nakikipagkasundo sa Diyos. No? Sabi sa Romans chapter 5. At there's only a reconciliation through our mediator, the Lord Jesus Christ. So yun ang gospel. Okay? At binagay ito ng apostle just to comment na to be biblical. Wala lang apostle ngayon. Kasi ang apostle, yung mga mismong pinili ng Panginoong Jesus. Example, yung 12 apostles, excluding Judas. And si Apostle Paul, no? He was chosen by Jesus himself. Diba? So yun, may mga
na-witness mismo na nakita mismo ang Panginoon at ang Panginoon mismo ang pumili sa kanila nung buhay pa sila. Okay? At nung mismo ang Panginoon ang pumili, no? Tapos meron silang direct revelation. Meron silang mga spiritual sign, temporary sign gifts, speaking of tongues, mga ganun, healing, ganun. Ngayon, nag-cease na yung tumigil na yun. At ang kailangan, ang meron ngayon, pastors, preachers, teachers, evangelists, and deacons. At ang kailangan yun ay gospel, no? Hindi yung mga healing, mga ganun. Okay? Pa ba? Ba sabihin ko? So, ulit-ulit, no? Hindi natin kailangan maging mayaman. Hindi natin kailangan ng ganun. Pa ba sabihin ko? Wala na. Ayun lang. Sinare ko lang kasi marami ngayon na na-addict sa talpak. So, kung gusto mong gawin yan, gawin mo, no? That is your choice. Buhay mo yun eh. Pero, I am pleading with you through this vlog na tawag dito. You can all have the money in this world. Sabi nga sa Ecclesiastes na yung tubig galing sa ilog, pupuntang dagat. Hindi man napupuno eh, no? Kahit ibigay mo sa tao yung lahat ng pera ng mundo, hindi pa rin siya makakontento. Di ba? Kasi, ang tanging makakaufig, pag-feel nga lang makakapunong sa tao, kaya ang Diyos mismo. Kasi yun ang nawala sa kanya, tandaan mo. Tandaan nyo, si Eva si Adan, nasa kanila lahat, di ba? Nakontento ba sila? Hindi. Nagpadaya sila sa Diablo, sa serpent. At nahiwala sila sa Diyos. Nawala sila sa Diyos eh. So, meaning, logic, ang kailangan talaga ng tao, ang Diyos mismo. Kasi ang nawala sa tao, ang Diyos mismo. Okay, at mapapanumbaligtan tayo sa Diyos, sa pamagitan ng mediator, ng tagapamagitan. At yun ang ating Panginoon, tagapagligtas sa Jesus. Okay? So, ayun lang. At I hope maging blessing tong malis ng kabali, maging blessing tong vlog na to, simpleng vlog, simpleng video. Kasi na-encourage ako sa ganito eh. Alam ko, pangalawa na yata ito na ano. Okay ah? Dami tao, dami rin vaccine oh. Marami pa rin? Marami pa rin vaccine? Ah, okay. Ikaw, wala ka pa vaccine? Wala ka pa? Wala ka pa vaccine? Ah, meron na? August 7 po yung kalawa ng game. Sinovac? Ah, okay. Oh, pares pala tayo. Asan na ba ako? Umutang ko. Saan nga ba? Ayun, pangalawa na to na may nakita ako na sa City Hall na mayroong nagbigay ng gospel. So, siya naman talaga lang, no? Naka-encourage din na kahit sa pandemic, no? Wala makakapigil sa evangelism, no? Sa Great Commission, wala. Kasi, mismong ang nag-commission sa atin ng Panginoon. So, wala makakapigil sa atin, okay? So, that's it. I hope you are blessed. God bless.